And as I was reading it, ano, medyo maalala akong meron akong tinamaan dito eh. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-rate para... May tatanong ako sa iyo. Apa. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukol ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailang ano po bilang mayor ng Porac? Sino mayor during that time? Hindi mo sa pinadlock eh, no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Pero alam mo, ano Mayor Kapil, yes. No? Kapag walang business permit yan, talaga dapat ipadlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. Ito, you have to explain this, no? And I know you can. And I want to clear your name, no? In here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. And are you willing to undergo sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ikaw may-ari nito, pati yung mga mansion? Are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Siguro po... Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. In the last hearing, nakapag-focus ako kay Mayor Kapil. Mayor Kapil, ano? Kasi I did allow you to deliver your opening statement. And you have sent it to me. And as I was reading it, ano, meron akong tinamaan dito eh. Pagsasalitain kita, pero eto mayroon akong binasa dito, eto nakita ko to ngayon, sinubmit mo sa dito sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig, 2 sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, 2 sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams among others. And yet, kami po sa Porac ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-drop ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Apa. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukol ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka na upo bilang mayor ng Porac? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that noong dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, noong dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Humingi lang sila ng building permit. Yes, As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Diba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve nung pagpapatayo ng building na dinatnan mo na? Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements. And 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng loan, no, from our Sangguniang Bayan and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, ano, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, no
Hindi. Hindi, ano siya eh, the business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Yes, Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon eh, di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito eh, and I would agree with you, no? Parang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon. And even the buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying eh, di ba? Siguro po nung inabutan ko na approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po 'yon na kumpleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng padlock? Based po sa, siyempre, I ask also my lawyers, yung padlocking daw pa po, kung alimbawa, restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila-sila lang kasi doon at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, ano, Mayor Kapil, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami, and yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito eh. Being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat eh. Di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin ito ngayon. Ayan, katulad. Mr. Chair, yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Diba na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basa-basa niniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit, and you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala, at meron ka din pinadala, and I want to clear your name, no, in here, no, kasi sinasabi dito ikaw may-ari nito, itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari, but sa pinadala mo rito mga dokumento pertaining to these two condominiums ay lumalabas na 3 million to, at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyak namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng bayan, ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, itong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin, Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansion na sinasabing ikaw ang may-ari?
Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC, I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019? Apo. Oh, ilan kayo naglaban? Tatlo po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nakalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban niyo pa? Incumbent, three-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Capil, that the, kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyong pong pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa pogo. Is it is true? Totoo po yan, Your Honor. Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming pogo, siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac, iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan, hindi man pansin ng pogo. Dahil, pero siyempre, hindi ko naman po... hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac, pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano? At well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for a, siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw muna. Gusto ko lang po malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po, okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Sir Chet, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor. Gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo diyan, no? Kasi ano ito, meron pa ako papakitang isang ano, ha. Ito yung ano, ito yung whirlwind. Siguro pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC . Paki yung picture ng SEC. Before I recognize Congressman na ano, kasi meron pansin ko lamang po to, itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang i-zoom na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ari ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. No, 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Shang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino dyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin
na siya po ay Chinese, yung property niyan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert, we need to find out. Itatasking natin ang PSA ngayon. Malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong. At kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the Porak Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. As to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, itong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil? Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Siguro po... Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. Yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renewed o pagka-raid po ng PAOK, eh, wala na pong permit sila talaga. Dati, sabi talaga na dito, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, ibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba? 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba from 400 down to 43, ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, para makatulong naman po sila, baka mayroon po sila. Mayor Kapilip, I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. No. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of cancelled pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating... Mr. Chairman. Sige, Congressman. Since our resource person is requesting na tama naman siya, bakit siya nasi-single out at this moment, ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee sa susunod na hearing natin, Mr. Chairman? Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat.
pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayo mag-executive session. Pwede mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nang gagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in-cahoots ang mga public official, eh, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or? Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na na-raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita niyo naman po in any invitation nandito po ako, hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingay muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. Let me suggest simply that I am one.